Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay ibabahagi ko po sa inyo ang dapat gawin pagkatapos pabarakuhan ng ating mga inahing baboy. Importante po na malaman nyo ito mga ka-farmers dahil dito po nakasalalay ang success natin sa pag-breeding. Mula mga ka-farmers, para sa iba nating mga ka-farmers dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So ngayon mga ka-farmers, ay babahagi ko po sa inyo ang dapat nating gawin pagkatapos pabarakuhan or palahian ng ating mga inahin. Sa unang araw pagkatapos natin pabarakuhan ng ating inahin mga ka-farmers, either artificial insemination or barako ang ginamit natin, dapat po na i-reduce natin ang dami ng ating pagkain. 1/2 kilo lang po muna ang ibigay ninyo sa unang araw na mapabarakuhan ang inahin mga ka-farmers. So, twice a day po tayo kadalasan nagpapakain, then 1/2 kilo. So, 1/4 kilo lang po ang ibigay natin per feeding. So, yung 1/2 kilo mga ka-farmers, good for one day na po yan. Usually sa atin, twice a day lang kasi tayo nagpapakain. Pero kung thrice a day kayo nagpapakain sa umaga, sa tanghali at sa hapon, so, i-divide nyo na lang po ng 3 times ang inyong 1/2 kilo. Basta dapat po sa unang araw na pagkatapos mapabarakuhan ng ating inahin, either artificial insemination or barako po yung ginamit natin, dapat 1/2 kilo lang po talaga ang ibigay nating pagkain sa ating inahin. Lalo na mga ka-farmers kapag naka-pure feeds po tayo. At damihan lang po natin mga ka-farmers ang tubig na ibigay natin sa kanila dahil sa panahon na ito, mas kailangan nila ng maraming tubig. At simula sa 2nd araw mula ng mapalahian natin ang ating inahin mga ka-farmers, pwede na po nating i-adjust ang dami ng kanilang pagkain hanggang 1 kilo per day. So the same mga ka-farmers, kung ilang times tayo or ilang beses tayo nagpapakain, i-divide lang po natin ng 1 kilo. Like dito sa amin, twice a day kami nagpapakain sa umaga at sa hapon mga ka-farmers. So 1/2 kilo per feeding lang po mga ka-farmers. Good for 1 week po natin yung gagawin mga ka-farmers. Ang rason po natin na kontrolado ang pagkain ng ating mga inahin pagkatapos palahian or pabarakuhan mga ka-farmers ay para hindi magiging mainit ang kanilang katawan. At isa po yan sa rason na hindi sila mabubuntis dahil tutunawin lang po ang similya ng barako mga ka-farmers. Ito kasing feeds mga ka-farmers kapag madamihan natin ang pagkain sa kanila, magbibigay po yan ng init ng katawan sa ating mga baboy. Kaya mostly mga ka-farmers, marami po sa ating mga kapatid na hog raisers na nagkakaproblema dahil pagkatapos pabarakuhan or artificial insemination ang kanilang inahin, madami lang po yung pagkain nila, hindi nila kinokontrol. So, ang nangyari mga ka-farmers, mag-reheat po ang inahin within 18 to 21 days. So, ang gagawin na naman yan ay pabarakuhan na naman po. So, para hindi po masasayang ang ating panahon mga ka-farmers, after nyo po talaga palahian ang inyong mga inahin, i-control nyo po ang dami ng kanilang pagkain.
Take note mga ka-farmers na merong mga inahing baboy na kapag naglalandi, mawawalan sila ng gana sa pagkain. So ang gawin lang po natin mga ka-farmers, huwag po nating pabayaan na magugutom sila. Bigyan po natin ng mga talbos ng kamute, kangkong, or dahon ng saging mga ka-farmers. Hanggang bumalik po yung gana nila sa pagkain. So for the meantime lang po yan mga ka-farmers, pero huwag po nating kalimutan na magbibigay lang po talaga ng mga pakaunti-kaunting feeds para at least makakain-kain lang po sila. Pero for the meantime, dahon-dahon lang po muna yung ibigay natin sa kanila. Huwag po nating hayaan mga ka-farmers na hindi talaga sila kumakain. Dapat humahanap po tayo ng diskarte na makakain sila. Dahil kapag hindi sila kumain mga ka-farmers, yan po ang magiging rason na magtatamlay yung ating mga inahin. So less chances din na mabubuntis sila dahil magkakasakit sila mga ka-farmers. Mas mabuti din mga ka-farmers na gestating na feeds ang ibigay natin sa ating inahin pagkatapos mapabarakuhan. Merong iba mga ka-farmers na magbibigay lang sila ng gestating kapag confirmed na nabuntis yung inahin. Pwede po tayo na magsimula pagkatapos mapabarakuhan ng ating inahin mga ka-farmers. At syempre, huwag din nating kalimutan na magbigay ng mga powderized supplements mga ka-farmers tulad ng mga King's Vita Plus at Sisikal dahil makatutulong po ito upang mapaganda ang body condition ng ating inahin upang ito ay magbuntis. Dapat din mga ka-farmers na meron tayong oras na sinusunod sa pagkain ng ating mga inahin pag ito ay katatapos lang na palahian mga ka-farmers. Tulad dito sa amin, nakasanayan po na 7 a.m. yan po ang breakfast ng ating mga inahin mga ka-farmers. Then, hindi kami nagpapakain sa tanghali at nagpapakain na kami sa hapon na naman po, 4 p.m. Dapat po talaga na magkatugma ang oras sa ating pagpapakain sa ating mga inahin mga ka-farmers para masasanay po yung tiyan nila mga ka-farmers. Hindi sila gugutumin ng mas maaga mga ka-farmers or hindi naman sila gugutumin ng matagal. Ang rason kasi mga ka-farmers, lalo na kapag hindi tayo magkatugmang magbigay ng pagkain at kadalasan nasasanayan sana natin na 4 p.m. nagbibigay na tayo ng hapunan sa kanila. Pero hindi po natin yan sinusunod mga ka-farmers dahil sa susunod na araw, 5 p.m. na naman po tayo magbibigay. So, yung tiyan nila mga ka-farmers, nakasanayan na po na 4 p.m. nagugutom na sila. Then, hindi pa natin binibigyan ng pagkain. Ang mangyayari dyan, maglilikot na yung mga inahin natin mga ka-farmers, sasampa na po yan sa mga dingding, at isa po yan sa rason na kung buntis ng ating mga inahin, lalo pag bago pa, so makukunan po talaga. Iwasan po talaga natin na palaging maggagalaw or sumasampa sa dingding ng ating kulungan ang mga inahin mga ka-farmers kapag bago pa po ito na napalahian. So, dapat po talaga mga ka-farmers na magkatugma ang oras na papakainin natin ang ating inahin. Then, sa pagbibigay naman ng mga injectable vitamins at pampurga mga ka-farmers, as much as possible, kapag nagbubuntis po ang ating inahin, iwasan po natin ang pagbibigay ng mga injectable mga ka-farmers. I know na merong iba na gumagamit pa rin ng mga injectable, pero kami kasi dito mga ka-farmers, hindi po kami gumagamit ng mga injectable vitamins at pampurga habang nagbubuntis pa po yung aming mga inahin. Tandaan ninyo mga ka-farmers na manganganak po ang inahin pagkarating ng 114 to 116 days. So as much as possible, iwasan po natin ang pagbibigay ng mga injectable na gamot sa ating mga inahin habang ito ay magbubuntis mga ka-farmers dahil mas mabuti na po yung maingat tayo. Dahil hindi na po natin pwedeng maibalik ang panahon kung sakaling merong hindi magandang mangyayari sa ating nagbubuntis na inahin. Kung sa pagpupurga mga ka-farmers, pwede po tayong gumamit ng mga powderized tulad ng latigo. So, yun po mga ka-farmers ang nakasanayan namin dito sa aming babuyan.
hindi po talaga kami gumamit ng mga injectables habang nagbubuntis pa ang aming mga inahin. Then I know mga ka-farmers na habang magbubuntis po ang ating mga inahin, hindi po talaga maiwasan na mawawalan sila ng gana kumain or meron silang dinaramdam mga ka-farmers tulad ng magtatamlay sila. So ang gawin lang po natin kapag wala silang gana kumain ay yun mga ka-farmers, magbigay tayo ng mga dahon-dahon tulad ng talbos ng kamote, kangkong at saging. Then pwede din natin mga ka-farmers kung feeling natin nilalagnat yung ating inahin, pwede nating pahira ng suka ang buong katawan ng ating mga inahin. Ang rason kasi natin dito mga ka-farmers, dahil kapag mainit ang katawan ng ating mga baboy, papahira natin yan ng suka. Dahil ang suka kasi ay meron siyang property na pwedeng maibsan ang init ng katawan ng baboy kapag naipahid natin ito. So again mga ka-farmers, kapag unang araw na pabarakuhan natin ang ating inahin, 1/4 kilo lang po yung ibigay natin per feeding. Then sa ikalawang araw mga ka-farmers, pwede na po tayong mag 1/2 kilo per feeding, good for 1 week. Then after 1 week mga ka-farmers, pwede na po tayo na mag 1 kilo to 2 kilos per feeding. Depende po yan sa body condition ng ating inahin. Kapag ang inahin natin ay payat mga ka-farmers, nasa 1.5 to 2 kilos per feeding po tayo. Pero kapag mataba po ang inyong inahin, dapat nasa 1 kilo to 1.5 kilos lang po ang ipakain ninyo mga ka-farmers para hindi po yan magdulot na magiging sobrang mataba ang ating inahin. Dahil isa din yan sa rason kapag sobrang mataba ang ating inahin mga ka-farmers, kung sakaling mabubuntis man siya, ay kaunti lang din ang magiging mga biit niya. At sa pagpapaligo naman mga ka-farmers, pagkatapos mapabarakuhan ng ating inahin, dito sa amin nakasanayan po na papaliguan lang po namin pagkatapos mapabarakuhan ng aming mga inahin dahil magiging mainit po ang katawan nila, lalo na kapag mainit ang panahon. Pero I know, merong ibang hog raisers na hindi lang po nila pinapaliguan ang kanilang mga inahin pagkatapos pabarakuhan. Pero so far mga ka-farmers, sa karanasan namin na palagi kaming nagpapaligo sa aming mga inahin kapag pinapabarakuhan or naka-artificial insemination, wala naman pong nagiging problema mga ka-farmers. Then sa dami naman ng biik, okay lang din naman po. Tandaan niyo mga ka-farmers na as much as possible, iwasan din natin na magiging mainit yung katawan ng ating mga inahin para sigurado po itong magbubuntis at magkakaroon ng maraming biik. So yan po ang dapat nating tandaan mga ka-farmers. Dapat din na kapag confirm na nabuntis ang ating mga inahin, malalaman natin yan dahil after 21 days, hindi na po yan mag-reheat mga ka-farmers. So that's the time na papaliguan na naman natin 3 times a day ang ating mga inahin para hindi po magiging mainit yung katawan nila. At ang pinaka-importante po mga ka-farmers, huwag niyo pong kalimutan na palaging magbigay ng malinis na tubig na maiinom sa inyong mga inahin dahil makatutulong po yan na magkakaroon sila ng maraming gatas kapag manganak na. So yun po mga ka-farmers, sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na namang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.